dito ko din na-experience na kumita ng hindi ko inaasahan, 'di ba? Na parang pwede pa lang mangyari yung ganto. 'Di ba? Pwede pa lang may ganto pa lang buhay, may ganto pa lang income. Iba kasi pag naging empleyado ka lang, walang ano, hindi ka pwedeng kumita ng six figures, tama ba? Unless na ikaw yung presidente ng kumpanya, pwede kang kumita ng ganun. Pero kung ikaw ay isang factory worker or simpleng empleyado lang, hindi ka kikita ng ganun kalaki. Tama po, pero dito sa negosyo natin, talagang ipapa-experience yan. Diba? Talagang ipapa-experience. So, gusto ko lang kayong iwan. Wala naman akong ipapakita ang slide sa inyo ngayon. Kasi alam ko na precious yung oras ng bawat isa sa atin, di ba? Gusto ko lang kayong i-remind, di ba? Ano ba yung gusto mo bago matapos yung 2024? Guys, 3 months left. October, November, December. Yung 9 months na sinayang mo, di ba? Inubos mo, saan mo ginawa, saan mo dinala yung 9 months na yon? Anong nangyari sa'yo? Di ba, meron pa tayong last 3 months. Anong gagawin mo sa last 3 months na yon para makuha yung goals mo? Para magbago yung buhay mo? Ikaw, kung hindi ka pa member, di ba, papayag ka ba na yung 2023 mo last year is maulit ngayong 2024? Di ba? Kung ikaw naging OFW ngayon, ilang Pasko pa ba? Di ba? Ilang bagong taon pa ba yung iintayin mo para makasama mo yung family mo? May magandang opportunity na nag-iintay sa'yo. May trabaho ka, may kakayanan ka para makapag-register, makapag-invest. Tama? Kung ikaw naman member na, anong gagawin mo sa last 3 months na natitira sa'yo para makuha yung goals mo? Anong gagawin mo para ma-hit mo? Kasi 'di ba, bago pagpasok ng 2024, nag-written goals ka. Ito yung gusto kong achievement, ito yung gusto kong income. Ito yung gusto kong result. Why until now, hindi mo pa nakukuha? Why until now, hindi mo pa din siya na-hit? Tama? Ano yung ginagawa mo para ma-hit siya? It's not too late na seryosohin yung negosyo natin. Di ba? Sabi nga eh, hindi naman kung gaano ka katagal na sa negosyo. It's about kung ano na yung nangyayaring progress sa sarili mo. Tama? Kasi achievement, result, it's part of your fruitful na ginagawa mo. Di ba? Bunga yan ng pagsisikap mo. But the most important thing is, ano yung nangyayari sa'yo from within, sa sarili mo? Ano yung progress sa sarili mo, sa loob mo? Di ba? May nangyayari ba? May improvement ba? O still, ikaw kung ano ka nung nag-join, until now, ikaw pa din hanggang ngayon na walang changes. Or nung nag-join ka, ibang-iba ka, and ngayon, sobrang laki na yung improvement. Tama? As yourself. Kasi, guys, sobrang, kung nabivisualize mo, ano yung pwedeng mangyari sa'yo, ano yung gusto mong iparanas para sa family mo. Kasi, bilang ako, bilang anak, nakita ko yung kailangan ng family ko, di ba? Talagang sabi ko, magsusumikap ako kasi sobrang, sobrang lawak ng gusto kong maiparanas para sa pamilya ko. So ngayon, ikaw, bakit ka nagsisipag? Bakit ka laging naatin sa meeting? Bakit lagi kang naatin sa training? Ano yung ginagawa mo para sa negosyo mo? Diba? So it's not too late to end this 2024 na maging malakas, tapos maging productive, syempre, and paranas mo sa sarili mo. Diba? Yung gusto mo bago matapos yung 2024. Kasi kung hahayaan mo na, ay, 3 months na lang, 2025 na, sige, sa 2025 na ako babawi, no. Dapat ngayon pa lang nagsisimula na yung pagbabago. Ngayon pa lang yung gigil. Baka kasi yung gigil mo, wala lang eh. Diba? Nawala na. Na, ay, okay lang naman. Nandyan naman si Papa, nandyan naman si Mama. What if yung inaasahan mo mawala? Kasi sa totoo lang guys, yung oras natin, sobrang ano eh, lalo na pag full time ka, di ba? Sobrang dami mong oras, 24 hours. Tama. Pero yung 24 hours mo, saan mo siya nilalagay? Tama ba? Matatapos na po yung 2024. Huwag kang papayag na matapos yung 2024 mo na walang mangyayari sa'yo.
Huwag kang papayag na matapos yung 2024 mo na kahit isa man lang, 'di ba, sa nilagay mo sa vision board mo or sa dream board mo, wala kang ma-achieve doon. It's not too late. It's not too late. Remember, may kakayanan ka para baguhin kung ano yung ginagawa mo. May kakayanan ka na baguhin kung ano yung sitwasyon mo ngayon. May kakayanan ka. Paniwalaan mo yung sarili mo. Huwag mong paniwalaan yung binabato ng ibang tao sa iyo. Kasi sila, hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Pero ikaw, mas kilala mo yung sarili mo. At naniniwala ako na bago matapos yung 2024 na to, gaganda at gaganda at gaganda ang buhay mo. Claim it, claim it, claim it. Kasi yung negosyo natin, sobrang generous. Yung company natin, sobrang generous. Huwag ka nang tumingin sa iba. Kasi ang daming nagbubukas ngayon na bagong ganto, bagong ganyan. Huwag ka nang tumingin doon. Focus mo na lang doon sa negosyo na ginagawa mo ngayon. Kasi naniniwala ako, darating at darating yung time, 'di ba, na magiging inspirasyon ka din ng family mo, ng ibang tao. Yes, sa ngayon nakikita mo parang walang nangyayari eh. Tama ba? Pero kung maglo-look forward ka, sobrang layo man na pala. Kaya paniwalaan mo yung sarili mo at hatawin mo para bago matapos yung 2024, ibang buhay yung naghihintay sa iyo. Okay? So that's it. Thank you so much, everyone. I do hope na may na-share ako sa inyo kahit papano, di ba? Thank you, Coach Nel. God bless and happy Christmas.